Kaya Pangulong Duterte, sir, palagay ko, i-check nyo nga ito, itong peryahan ng bayan dyan sa Cavite, no, lalawigan ng Cavite, sa south, buong south, ang may-ari daw niya na isang nagngangalang Chito, ano, Manyalak, at isang Perry Mariano na sinasabing dating hari ng mga club operator dyan sa lungsod ng Quezon, ano. So kay PNP Chief De Bolsena, sir, ano, abay dapat itingnan nyo po at huwag nyong payagan na mag-operate itong peryahan ng bayan, kasi wala namang kikitain ng gobyerno dito dahil ito'y wetting, ito'y illegal, no? At hindi dapat ito pinapayagan, ano? At dapat ito hinuhuli, no? Sa pamunuan ng CIDG, hindi ko lang alam ang direktor ngayon ng CIDG, ay pakihuli nyo po ito, no? Itong peryahan ng bayan, na ito'y isang maliwanag na wetting, eh. Ha? Pakita natin diyan sa kuha natin mamaya yung peryahan ng bayan, no? Ipakita natin, kasi yan ang alam natin illegal yan, ha? How come na nakakapag-operate yung peryahan ng bayan yan sa buong lungsod ng Quezon, ha? At sa buong southern district, ano, yung Pasay, Makati, Las Piñas, ano pa ba, Pateros, ano pa ba, no? Yung iba, basta pag sinabing south, buong south ay may peryahan ng bayan, no? Isang wetting po yan na isang Chito Manyalak ang nag-ooperate. At dyan naman sa lungsod ng Quezon na isang Perry Mariano na isinumbong sa atin, itinig sa atin, ito pala'y dating hari ng mga club, ano, sa Quezon City na may mga bold show. Eh siguro dahil ngayon ay walang may social distancing, wala yata ngayong bold show, ano, sa mga club sa Quezon City. At baka kung may bukas man, baka mailan-ilan lamang. Noong ating ditong concern, sa ating Chief PNP De Bolsenas at sa ating CIDG Chief, CIDG Chief, hindi ko kabisado kung sinong helping ngayon, ano, ng CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, no? Pakitingnan nyo po ito at marapakarami pong reklamo itong peryahan ng bayan. Eh mabuti sana kung ito'y nakakatulong sa ating gobyerno, lalo na sa mga kababayan natin. Halimbawa, yung PCSO, yung tataya ka ng loto, eh pwede ka pang manalo dyan, pwede ka pang maging mayaman. Pero sa peryahan ng bayan, eh anong mapapala mo dyan? Wetting yan. Ha? Uubusin lang ang pera mo. Kayong mga kababayan natin, dapat hindi nyo tinatangkilik yan, yung peryahan ng bayan na yan, dahil uubusin lang pera nyo dyan. Ang kikita lang dyan ay itong operator ng peryahan ng bayan, katulad ni Perry Mariano ng Quezon City, at maging itong si Chito Manyalak, no? At sana tinatawagan na rin natin ang pansin ang napakausay, magiting, mabunyi na NCRP chief, walang iba kundi si kung tatawagin ko na ito, hindi na Police Brigadier General, eh. Tawagin ko na siguro itong Major General Vicente Danaw, no? Ang darling of the press, no? Major General Vicente Danaw at NCRPO chief, no, sir. Sana mapahuli natin itong peryahan ng bayan diyan sa Quezon City, ano? At maging diyan sa south area. At yung QCPD, ano, Quezon City Police District, kundi tayo nagkakamali, si General Masirin, ano, ang happy ngayon dyan. Wala na pala si General Montejo ang narian, o bago na pala si General Masirin. Ay dapat kumiluso kayo at ipahuli nyo po itong peryahan ng bayan. Ito, basahin natin yung nanonood ng ating kaibigan at napakausay na radio announcer, no? At online na TV broadcaster, sabi ni Tony De La Peña, Arsenal, magandang lalaki, paring Mar, sabi niya. Ang sabi niya, peryahan, gatasan ng ilang mga kuang-kuang. Kuang-kuang, paring Mar. Ano yung kuang-kuang? Linawin mo, kaibigan Tony Arsenal, no? Peryahan ng bayan, baka gatasan niya ng ano yung kuang-kuang. Ha? Hindi natin maintindihan niya, paring Tony Arsenal. Kasi ang dami ho nagre-reklamo dito sa atin, kaya nga dapat tinlaki natin ito. Hindi naman natin ito linya, pero marami ho nag-complain na mga magulang, lalo na sa mga depressed area, no? Diyan sa south, pati sa Quezon City.
Alam niyo po, ang Quezon City, napakalaking populasyon kundi tayo nagkakamali sa Metro Manila. At ang Quezon City, kung hindi ako nagkakamali, yan ang pinakamayaman na lungsod ano, sa Metro Manila. Ang alam ko yata, ang Makati ay dating number one. Hindi ko lang alam kung number one pa rin. Pero ang budget ng Quezon City ay nasa 19 billion yearly. Ang paraang Makati siguro, hindi ako sure kung aabot ng 20 billion. Ha? Pero ang pinupunto ko rito, yung peryahan ng bayan, yan o, nandiyan sa screen natin, makikita natin, ang karamihan ditong mga tumataya ay mga mahihirap, susmaresip. Ha? Kayo dyan sa PCSO, sa Philippine Charity Sweep 6 Office, dapat tingnan nyo ito, Chairman o General Manager Royena Garma, no? Ito'y pinagkatiwalaan ng ating Pangulong Duterte. Tingnan nyo po ito, ha? Yung peryahan ng bayan na iyan sa Quezon City, sa South District, o sa Southern Police District, sakop na Southern Police District po yan. Napakarami pong reklamo na ating natatanggap dito. At maging iyang, mayroon pa rin dyan sa buong lalawigan ng Cavite, ang tanong, paano nakapag-operate itong mga operator ng peryahan ng bayan na ika nga ay illegal itong peryahan ng bayan. Itong peryahan ng bayan na kaibigan Tony, ito ay isang weteng bukod pa yung perya. No? Bukod pa yung perya, itong peryahan ng bayan, ito ay weteng pala. Nagtanong-tanong tayo, ito ay pala ay weteng. Ang tanong, bakit hindi hinuhuli ng ating CIDG, Criminal Investigation and Detection Group, ang ating magiting na sabihin na natin sa R2, ano, sa regional force o yung pinatawag natin na intelligence office ng NCRPO, no? Hindi natin alam kung sinong hepe ng NCRPO intelligence, no? Siyempre yung kanilang big boss diyan, walang iba kundi si Major General Vicente Danao, mga kaibigan, ay dapat hinuhuli yan at dapat ipag-utos na rin yan ni PNP Chief De Bulcenas, no? Para mahuli na at matigil yung sugal na yan. Eh, ngayon, nasa panahon tayo ng pandemya. Nasa panahon tayo ng pandemya. Tapos, ganyan pa. Kinukurakot pa yung pera ng maliliit nating mga kababayan. Sus Maricep. Oh. Oh, no! Sabi ni kaibigan Tony De La Peña, Arsenal, ayan, oh, peryahan ng bayan, ano? Ruleta din pala yan, ano? Pero hindi yan perya na yung may tumatawag, ha? Iba pala ito. Ito'y talagang sa PCSO ito. Sabi ni Tony Arsenal, kwang-kwang means hausyaw na media at asset na mga parak pare. Ganun ba? O, Lindy Pangilinan yung kabak, baka malaki ang lagay. Tony De La Peña, Arsenal, maliga, magaling maglagay yung operator pare. Ha? Ganun ba? Oo. Julie Rose Daba, watching from Abu Dhabi. Ingat po kayo dyan. Yan sabi niya. Ayun ha. So, yun ang ating sinasabi dito, mga kaibigan, ito si kaibigan Tony Arsenal, sa itong veterano at magaling na radio announcer, newspaper columnist din ito, radio broadcaster, lahat na, no? Ay sinasabi niya, kwang-kwang means hausyaw na media at asset ng mga parak. Hindi lamang ito, kaibigan Tony, ang sinasabi mong hausyaw ng mga media, ay maaring ito'y kasama rin dito sa mga protector, yung mga tiwaling tauhan, no? Mga tiwaling tauhan ng opisyal ng PNP, no? Ay bakit nakakapag-operate ang peryahan ng bayan at nagmamalaki pa itong si Chito Manyalak, no? Ng southern area, yung buong peryahan ng bayan dyan. Itong nangangalang Perry Mariano dyan sa Quezon City na sila ay malakas sa kapulisan, lalo na sa tanggapan ni PNP Chief De Bulcenas, no? Sana maimbisigan ito at ulihin na ito ng CIDG. Ayan o, nasa screen natin yung peryahan ng bayan. So, ang hamon natin sa ating makapulisan kay PNP Chief De Bulcenas, sir, napakagaling itong PNP Chief na ito at congratulations sa bago mong posisyon at ikaw pinagkatiwala ng ating Pangulong Duterte, no? Ay sana matingnan nyo ito at mapahuli nyo ito, General De Bulcenas, sir. At siyempre, ganun din sa napakausay at napakagaling talaga na NCRPO chief, ano? Nung ito'y nasa Maynila, talagang sa 2,000 kaso, ha?
ay nung siya dumating dyan sa Maynila, sa 2,000 kaso na kumbaga mga natutulog sa Manila Forest District, ito si General Vicente Danao, ay almost 1,900 case yung kanyang napagalaw at na-irresolba sa madaling salita. At nalipat ito ng Calabarzon area, ganun din ang kanyang ginawa, dinisiplina yung mga kurap, dinisiplina yung mga tiwali, mga kurakot, mga droga, lahat na nadisiplina lahat ni General Vicente Danao ang mga kalukuhan dyan sa Calabarzon area. Yung pag sinabing proper A, yan dyan yung Laguna, Batangas, Rizal, Cavite, Quezon, yan. Yan yung Calabarzon area. Magaling ito si General Vicente Danao eh. No? At ngayon, siya na ang big boss ng National Capital Region Police Command. Ibig sabihin ito, Metro Manila PNP, siyang boss, no? Si Major General Vicente Danao, mga kaibigan. Nanonood din ang ating kaibigan, si Bibi Mar ng Japan. Hello, Kuya Mar. Good afternoon. Naabutan ko rin ang live mo. Ayan. Call Ram, watching ka, Mar. God bless. Ayan. Tunay Arsenal, damuhong mga yan. Dapat sa kanilang mga tiwali, sampalin at sapatusin at chinilasin na kaibigan Tony. Aba, eh gusto mo, natiguhin natin na parin Tony, yung mga walang hiya dyan na nag-ooperate ng peryahan ng bayan. Yan pala yung waiting, no? Ang dami nating reklamo, yung mga nagtitext sa atin, grabe. Ah, wala nang araw pang bigas, tinataya pa sa peryahan ng bayan, waiting pala yan. Gusto mo ba, kaibigan Tony Arsenal, natiguhin natin yan. O, yun ang sinasabi natin na dapat ulihin nyo, patunayan nyo sa PNP na wala kayong kinalaman dyan, no? Panindigan nyo at hulihin nyo yung peryahan ng bayan, si Perry Mariano ng Quezon City at si Chito Manyalak ng operator din ng peryahan ng bayan dyan sa South. Okay, balikan natin yan at sunod na araw atin ulit tatalakayin yan at hindi natin titigilan yan hanggat hindi kumikilos ang ating PNP. Okay?